Lakas ng Katotohanan, DXCP Catholic Media Network, ang radyo Katoliko sa Diocese ng Marvel. DXCP Radio, totoo, 585 kHz, building bridges of peace. Ayan to mga kapanalig, maayong udto kaninyong tanan ani anasab kita ni itong programa kada Martes hantod Biyernes nga nagkanayong Seasons of Life with Kuya Rex, no? So mga kapanalig, ngayong araw po ay July 24, no? Adlaw Biyernes. So it's a free day Friday po para sa ating lahat. Mauna ang ato ang hisgutanan karon kay Free Day Friday man ta, nagkaroon ta og kaning ginatawag nga random thoughts, and basically kay random man na huna-hunaan na mo sa kuang beshi, sa kung BFF, no? Since kuan man ka nang naatigin na sa ulog karong bulan na later, sanay mo ano-ani mapa hatag ka na to o kaning kahibawo, sa Bisaya kahibalo, no? Kay siya yun yung suggest nga, why not let's talk today about disaster, no? Kay Free Day Friday man ta disaster atong hisgutan. That is in relation with the presidential proclamation ba na siya, my friend? Yeah. So National Disaster Resilience Month po tayo ngayon. So bago kita magsugod, ato ang timbayaon at umasuking tigpaminaw ni ining ato ang Diocese of Marvel, no? Kina Father Eugene Porras, ayan. Hello Father, kumusta? And of course, ato ang mga tigpaminaw din ha sa kahanginan, no? Nga naa sa tag-sa-tag sa ninyo kapadimalay, hinaot paunta kamo anaa sa maayong kondisyon, og salamat kaayo kay kamo kanunay nagatan-aw ni ini ato ang programa. So makanunayon nga suporta, thank you so much, no. Mo na ato pud kanang kanang ilisan og serbisyong totoo. Ayan. So akong ihatag ang kuan, ang panahon sa ato ang igsuon para ipalaila iyang kaugalingon. Pero bago na, ato muna mag-hi sa ta sa ato ang mga kaubanan din ha, sa Impress MSU, no, kina Toledo and Company. Kumusta? I miss hanging out with my MSU friends, no? I hope we could find time, no, pohon. Og maayong pagpananaw po kay former City Councilor John Gonzales. Hello, Kuya John. Thank you, kaayo. Sige, go ahead, Vic. Hello mga kapanalig, maayong udto sa tanan. So, Kuya John Rex, it's actually my... Kailang beses ko na ba? Papang-apat siguro. Kuya, pwede ipaduol siguro ang mic gamay, no? Yeah, it's actually ayan. My fourth time, no, dere sa NDRRMC, especially sa program ni Sir John Rex. Kumaka-sir so, naman ito. Ay, Kuya John Charot. Classroom pa rin yung setting na. Anyway, so I am Victor. So, ako po ay isang science teacher sa Holy Trinity yes. College. At kasamahan ko po si Kuya John Rex. Ayan, so si Sir Victor, actually si Sir Victor ang amo ang chairperson sa disaster committee sa senior high school, no? So, ayan. So, mga kaigsuunan, maayong udto pag-usab, no? Hello, Peter, Melrose, Villaflor, no? Bago ko makalimot, aso ato unang i-greet ang amo ang kauban nga magtutudlo sa Holy Trinity College kay iyahang adlaw karong natawhan. Yeah. Si Sir Renj Boro. Hello, happy, happy, happy birthday, happy Sir Renj. Hinaut pa unta ikaw, magpagabendisyonan sa Dios sa desires si imong heart, no? May your desires be granted in accordance to God's will. Sige, Chertel. Si, o si Shami Pat, Chertle. Chertle. Okay, whatever. No? Sige, si Sir Victor, yung Facebook account actually kay Chertle. Ayan, so, Teacher Turtle. Yes. Sige, Sir Victor, unsa may ato ang ginasaulog karong bulana, sir? Unsa may kalambigitan ni ini sa tuang sitwasyon sa ginabuhi? Okay, Kuya John Rex, og sa itong mga taga-Paminaw, usually pag sinabi natin July, yung nasa isip talaga natin is yung Nutrition Month. Diba? Or buwan ng kalusugan. Okay? But aside sa Nutrition Month po, yung July po actually
is also considered as the National Disaster Resilience Month. Wow. Okay. So, maakuan siya hana, iduha ka punto siguro later nga to ang tukion. Resilience o disaster. O niya, ipasabot na ni sir. Unsa man ni disaster, sir? Unsa man ni resilience? Yeah. Actually, kay Gen Rex, bago pa lang ito na celebration. Ah, okay. 2017 pa siya, no? During nung, yung mga first year talaga ni President Duterte. Ayan. So, thank you, President Digong, no? Sa imuhang pag-approve ni ini nga kasaulugan kay dako kining tabang. Sige, di na to dugayon kay kabalo ko taas kay itong hisgutanan. Unsa man asad na to ilang sugdan, sir? Of course, hindi mangyayari yung isang celebration kaya Gen Rex kung walang theme. Or okay. So, unsa may tema na to, karon? So, napaganda ng tema ng ating National Disaster Resilience Month for this year. Ang tema natin for this year is sama-samang pagsulong sa katatagan or sa katatagan sa gitna ng bagong normal. Okay, Amy, I would like to repeat it kay Gen Rex. Okay, go ahead. Sama-samang pagsulong sa katatagan sa gitna ng bagong normal. Ayan, sama-sama po nating sulong tayo, no? Kailangan matatag. Ang matatag mo ba ni resilience sa Filipinas, yes, sir? No? O sa Bisaya pa, o sabay resilience sa Bisaya, no? Tabangi mi Sir Michael Fernandez unsabay resilience sa Bisaya kala bang di man po siya kapis kay karon piskay no kana di ka matarog no napabiling kang himso charot napabiling ka kaning barog no ana siya. Okay, sige sir, unsa man na siya sir? Okay, so napaganda ng tema ko yan, Gen Rex, because it reminds us sa pandemic na na-experience natin ngayon, it reminds us na kailangan yung pagtutulungan, kailangan correct yung pagkakaisa para malabanan natin itong COVID-19. Totoo, no? Mm-hmm. Kay musugot taog sa dili karon ang laban po ng para sa COVID-19 ay hindi lamang laban po ng gobyerno. Hindi tama, lang po ito laban diba ng President Duterte, correct, or ng ating mayor, or ng at saka ng DOH, no? Yes. Pero laban po ito ng buong bayan, laban ito ng buong sanlibutan. Mabitaw na ang ito ang mga isang mga medical experts, no? Ang katong mga scientists na nato din ha, nagapangitag yung mga pamaagi para makahatag sila og lunas ni ining COVID-19 kay dako gid kini nga hulga kanato sir, no? Yes, kaya Gen Rex. Mm-hmm. Useless yung mga preventive measures na ginagawa ng lahat ng tao kung meron ding iilan na hindi talaga susunod. Gahig ulo, yes, no? Yes. Maayo na lang katong mga estudyante, labi na sila Jan Louis Cuevas, sila Goldie Humalon, o kinsa pa na sila. Mga buutan kayo sila, di na sila gahig ulo. Aha, diba? So, mga na, bubalik ta, tama, bubalik kasi ganyan ni Sir Victor, sayang ang lahat, no? Kung koan ka ng, ang papaningkamot na to, mahulog lag useless, of course, kung dili ta mo sunod sa mga directives, kung dili po ta magtinabangay, no? Ngayon pa din ni Sir Michael, Sir Victor, Nescafe, babangon tayo! Susulong tayo! Ikaw dyan, Sir Michael, ha? Ayan, regards daw kay Sir Victor, inga ni Jean Louis, og ni Miko Malimping. Sige, go ahead, sir. Okay, so but before natin, before tayo pupunta sa, ay, kumbaga, i-dig deeper yung ating celebration kay Gen Rex, explain muna natin. Okay. Ano nga ba itong disaster? Ano nga ba itong hazard? Okay, klarohan na ito mga kapanalig, kaya ng mga naminaw din ha sa tagsatag sa Kapanimalay, o din ha sa radio, tanawon sa nato by terminology, no? Yes. E-define sa nato unsa ning ginatawag nga disaster o hazard. Yes. Kaya ang disaster, dili hazard. Yes, kaya tama Gen ba ko, sir? So, misconception tayo, okay, diba? Especially nung first year ko nung unang taon ako nagturo ng disaster and risk reduction, every time na tinatanong ko yung mga students, okay, what's the difference between a hazard and a disaster? So, feeling nila magkapareho lang. Okay. Pero magkaiba yung dalawa, Kuya Gen Rex. Ayan po mga kapanalig, kanina mong ginahiwa ni Sir Victor, mura ni siya, ano ba, murag dagan sa new normal education. Yes. Tama ba, sir? Yes, parang no? Yeah. Mura ni siya new normal, radio-based ni siya. Sige, go, sir. Kasi nakakamiss din magturo, Kuya Gen Rex. Oo nga, totoo. Ilang masin na tayo nakapagturo. March, April, May, June, July, 5 months. Sa Holy karon kung naapatay klase, nag-prelim exam na ang senior high. Prelim exam na sana. Oo. Okay.
Sige, go ahead, sir. Okay, ipapaliwanag natin yung hazard at saka yung disaster. Mm-mm. So pag sinabi nating hazard, ito yung potential pa lang, hindi pa siya nangyayari. So potential, mga bagay na maaring mag-cause ng harm or ng sakuna. So hindi pa nangyayari, hindi pa nagaganap yung hazard. Okay? Ayan, so in short, mga posibleng rason. Yes, tama ba, sir? Maaring magdulot ng disaster. So, disaster. Okay, so unsa may mga example ani, sir? Okay, so yun yung hazard, potential pa lang siya. Pag sinabi naman ating disaster, nangyari na. Okay? Oo, tama. Magkukos na siya ng pinsala, ng injury, tama. Okay, ng pagkawala ng buhay. Klaro kayo mga kapanalig, ha? Kananaan sa mga radio ninyo o nagapaminaw sa ato sa Facebook Live. Ingon pa sa ato ang guest ni Sir Victor, ang hazard o disaster dili pareho. Kung may yung hazard, mga potential, no? Mga mechanism, mga potential, mga paonsani ka ng factors na makakos o certain nga distraction, yes. No? O niya, ang disaster, mauni siya katong nahitabo na, mm-hmm. Na nag-cause exactly. Og pwede death, nag-cause og mga kadauta, no? Napay nagko properties, loss of lives, and etc. Nailigingon din ni Ingon pa sa imong isa kay sudyante ni Sir Nico, I miss DRR. Yes. Oh, sana all na miss nila. Hello ni Kyra Pertubal, no? Kunya dapat din, hello Julita Aliera, watching from Labangal. Oh, mga taga-Labangal din, ha, no? Paminaw, yud mo kay considering the location, di ba, yes, Sir Victor? Magkadikit-dikit, no? Pwede nga hazard to dito. Of course, kay Sir Ray Mart Rojas, yung nagtanaw karon. Hello, Sir Ray. Sige, sir. Padayon ta, sir. Okay. So, klaro na yun yung ating hazard at disaster. Kasi okay. Iniisip minsan ng tao, pag sinabing hazard, ay ano yan yung mga chemicals. Mm-mm. Kasi iniisip talaga natin kasi basta tayo hazard, di ba, sa mga packaging ng chemicals. Pero pag sinabi po natin nating hazard po, anything na maaring mag-cause potential. So, yeah. In short, tama ba, sir? Kung kaning hazard, pwede naman naara sa kwarto. Halimbawa, yes. Kaning mga wire kayo nagkalat, mm-hmm. No? O niya, masanghira ni mo, yes, hazard to. Yes, Tia Janice. Okay. For example, mahilig kasi tayo sa mga extension wires. Yes, of course. Diba? Sa bahay, may sinaksak yung extension wire sa main. Tapos, yung another extension wire naman inudugtong sa isang extension wire. Hala. So, these are actually considered hazards. Mga iksoon ako sa balay, ha? Paminaw mo kay Sir Victor hazard niya. Kita ba yung mga tulog ang ato ang bed na yung mga saksakanan? Yes, hazard na, sir, yes, no? Yes, yes, kaya kung magkinaunsa, pwede makurintihan ka. Oo, pag nakuryente, and then simba ko lang, for example, may nangyaring hindi maganda, disaster na yon. Okay, klaro po yun. Sige, padayon, sir. Okay, ngayon naman kaya, Janet, pag-uusapan natin yung iba't ibang uri ng hazard. Okay. Okay, para mas klaro sa nasa'y cluster. Yes. Sige. So, meron tayong tatlong uri ng hazard. Sa mga sudyante ka sa DRR. Na-ay na-comment ni Kyra, salamat sa 95 na grado. Wow, di ba? Ang laki, no? 95. Okay, so tatlong uri ng hazards. Meron tayong natural. Natural. Una. Natural. Pangalawa, meron tayong man-made. Man-made. At pangatlo, meron tayong combination. Combination. So kung may kani-combination, natural o man-made. Yes. Okay, klaro. Okay. So magbigay tayo ng mga halimbawa kaya, Janrex, para mas maintindihan. Sige, go ahead, sir. So pag sinabi nating natural hazards, ito yung mga maaring magdulot ng disaster, kagaya ng, for example, yung tsunami. Tsunami, okay. So kapag hindi pa siya nag-hit sa isang area or sa isang island or sa isang coastal area, hazard yun siya. Okay. Pero pag, yun na, pumunta na siya, nakarating na yung tsunami wave mismo doon sa isang coastal community, may namatay, may na-damage. Naguba ang mga so properties, no? Okay. I mean, natural. Na yun. Okay, natural disaster. Natural so, hazard, in show, disaster. Natural hazard disaster. So, wala gipugo sa tao. Wala, it's kumbaga natural na nangyayari sa ating kalikasan. Okay. Okay, sige. Mm-hmm. Ang isa, sir, man-made, di ba ito, sir? Okay, man-made. Ito yung pinaka-common. Okay. Kaya yung sinabi mo kanina, Kuya John Rex, yung mga extension wires natin na very, 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 very na yung extension. Diba? Extension? Ang extension, gisaksakan. Yung gisaksak na napoy gisaksak. O, hazard. So, hazard na yun siya. That's an example of man-made. Or, for example, yung mga buildings, hindi gaano kaganda yung pagkagawa.
Oo, so no? These are actually considered as man-made na hazard. Kasi ako gani, Kuya Victor, Sir Victor, no, na ako isa ka structure, isa ka building na agtuan, di ilan ako ingon asa, no? Ang ilahang hagdanan, katunga rasi mo sapatos o chinelas ang makatungtong. So, you know, I find it very hazardous. Yeah. Kay, posible nga, pagmamali kag tikang, matagak dyo ka diretsyo. O niya, ang ihapon yung position kay, straight kay ba? Sa tawag na, murang paslanting. Stairway to heaven. Oo, stairway to heaven kaayo. Makahadlock tao, no? Sa mga nagapaminaw din ha, dili kaayo mo magpataka o butang sa inyong mga gamit, no? Keep it in a place where everything is safe para dili siya hazardous. Okay. And talking of hagdanan kaya dyan, tendency kasi, no, for example, may emergency, may earthquake, tapos iba, magka-panic na yung tao. Baka kasi hindi mamatay yung tao because of the earthquake. Baka mamatay doon dahil doon sa substandard na hagdanan. Tama. I love that point, no? Mm-hmm. So, posible nga, ang cause of death na to, dili tong kuan, dili tong disaster mismo, kundi kay nag-panic ta, o niya, sobra na to ka-panic, ang katumanga sardos yung mga naasi mong palibot, mo to'y nahimo pa nung hinungdan, kasad sa kinabuhi. Pero, wo, dili unta, no? Hello, Reynard Bisonia, Chris Barilio, kay Prince Balonon. Ah, hello, yeah, friends. Kumusta? Mga first batch na to yung mga students, no? Maria Juby Enovero, kumusta kayo dyan? Ah, sige, sir. Padayan to, okay, sir. Next is yung combination kaya generate. Paano may na combination, sir? Yung combination example nito is yung landslide. Okay, for example, yung isang area na yan before, bundok yan siya. Uh-huh. And then, pinutol natin yung mga puno doon. So, there is human intervention. Kasi tayo yung nagputol ng puno. Tama. And then, nagkaroon ng malakas na ulan. So, yung ulan is natural. Yes. Okay? Then yung area na yun malakas yung ulan, so possible kasi wala nang mga puno, pwede siyang magkaroon ng landslide. So, okay. In short, natural occurrence, ang natural occurrence dito ang ulan, kay wa man nato giampo na nahitabo ang ulan in a natural way, pero ang iyahang effect na landslide kay tungod ang mga tao na pataka lagputol. Yes. O, di ba? So ayan po, panawagan po sa ating taong bayan, yes, no? Please naman, wag nating putulin yung puno. Yeah. Di ba, sir, bawal man mamutol o puno? Yes, bawal talaga kayo dyan, especially yung mga protected talaga ng mga puno. Oh, see that? We are actually calling the ano, kumbaga, the attention, the health, especially ng ating NDRM, LGU. Kasi nagkakaroon tayo ng mga road widening na process. Correct. Yung generic. Tapos sayang masyado yung mga puno. Oo, na, tama, no? Diba? Kaya, natin nakita lately nga ang mga puno nga nindot ang takay kasilungan niya. You know, nasa gasaan sa project, no? Unta, naanong tayo siya yung kabut ngayon, no, kuya? Yeah, sige, padayon ta. Go. Okay. Klaro kayo, ang ganda ng mga punto ng ating mga, ng ating bisita, si Sir Victor, DRR expert, o, di ba? Mauna na, sir. Di ba? So, mga taga Zone 3 sa Orlilio Peace, kumusta kayo dyan? Especially sa San Juan, no? Nasa encyclical letter man yan, layo, laudato si... Of course, tama yan siya ni Kaira. Laudato si is actually an encyclical letter of the Pope telling and reminding us about to take care of the environment. Okay. Sige, padayon, sir. Okay, so we're done sa tatlong uri ng hazards kay generics. We have the natural, man-made and combination. Now naman, mas i-focus natin yung natural hazards. Okay. Okay. Natural hazards. Meron tayong... limang uri ng lima? Taghana dahil, no? So mag-take note kayo, especially yung sa mga incoming grade 11. Na mag-enroll ng STEM. Correct, no? Mga STEM students, puhon. Okay, so mag-take note kayo kasi lalabas talaga ito sa lessons niyo sa tutorial. Okay, sige, sir, okay. Go ahead. So focus tayo sa natural hazard. So meron tayong limang uri ng natural hazard. Okay. So yung first kaya Generex, yung pinaka-common is yung geological hazard. Geological hazard. Mm-hmm. Unsa man na, sir? Ano kaya itong geological hazard from the word geo, world, ay earth, world, ako tubag, no? Okay. Okay. So pag sinabi natin geological hazard, ito yung pinaka-common. Example nito is yung earthquake. Oh, last year, no? We don't pray, pero napuno taglinog last year. And to the point yung generous na parang nasanay na tayo. Yes. Diba? No, murag ipangita na ni mong linog. Pero dili pod tao, no? So yun, so earthquake. Okay. Next is volcanic eruption. Volcanic eruption. So, disaster day na, yeah, no? So, naisip, na-realize mo na kaya dyan, Rex, na yung nasa geological hazard. Ah. May kinalaman siya sa
lupa. Paggalaw ng lupa. Kinalaman sa tectonic movement. Okay. So anything na may kinalaman yung lupa, dun po papasok si geological hazard. Mm-hmm. Okay, sige sir. Okay. Padayon ta. After the geological hazard, next type of hazard is yung tinatawag nating hydrological hazard. Hydro. Mm-hmm. Hala. Pag sinabing hydro from the word... Hi, yeah, charot. Hydro, which means water. Water, okay. Tubig. Movement, yes, tapos meron sa tubig. Okay, dito po papasok si... Si tsunami. Si tsunami later. Ah, dili pa di ay. Kung saan bang kategory si tsunami. Okay. So, halimbawa ng hydrological hazard kay John Rex is yung ulan. Bagyo. Okay, bagyo, okay. Ulan. Yung mga El Nino natin. Okay, pero later may specific pa kasi na a category yung El Nino, La Nina. Pero yung five na yung i-discuss natin. Okay, sige sir. Next. Okay, so may natao na geological hazard, hydrological hazard. Si hydrological kay John Rex, may kasama ito, partner kasi ito sila. So, si meteorological hazard. Meteorological hazard. From, meteor. Pero walang kinalaman dito ang meteor garden. Charat. Okay, yung mga meteors walang kinalaman dito. Ah, sige. Okay. So, we have meteorological hazard. May kinalaman dito yung sa panahon din. Okay? Sinabi ko kayo na El Nino, La Nina. Okay, papasok yan sila. Kaya nga, kinocombine minsan yung hydrological at saka meteorological. Kinatawag natin siyang hydromet or hydrometeorological. Okay. Combination ng water at saka ng panahon. Kasi magkasama ito sa water exactly. Cycle. Sige, sir. Okay. Thank you. Unsa pa, sir? Okay. Ikaupat. The next thing, the fourth one is yung common din masyado sa atin ito. Ilalast ko na lang ito kasi ito yung na-experience natin. Sige. Okay, yung fourth one natin is yung extraterrestrial. Extraterrestrial. Terrestrial. Terrestrial. Okay. So, may kinalaman ito sa mga asteroids. Asteroids. Okay, at saka sa mga meteorites. Mga meteorites. Unsa man yung mga asteroids, meteorites sa Bisaya, okay, sir? Kaling mga bulalakaw. Bulalakaw, Dainisiya. Okay. Diba, ngayon nila nga ng meteor showers daw. But anyway, pag ang mga asteroids kasi masyadong malaki kuya John Rex, malaki yung chance na makaabot talaga siya dito sa Earth. Mm-mm. So, ang tendency noon, baka may malaking impact kasi yun sa atin. For example, yung nangyari sa mga dinosaurs before. Totoo talaga doon meron mga dino. Kaya mga T-Rex, charot. Diba? One of the reasons kung bakit nag-extinct sila is because of the this extraterrestrial hazard. Oo. Kaya ang isa, sir, hulaan ako, yes, charot. Ano? Phenomenological, tama ba? Charot lang. No. Mali, hindi ay. Mali, ano ba, ulawan man sa tam. Yung pinaka-na-experience natin ngayon is yung biological. Ikaw yun, di kaira, nagpataka na kag-answer o pang lima ang phenomenological. Mura manig sa research. Research yan. Research man eh. Yan siya ng qualitative. Qualitative research. Okay. Ikaw di kaira, hawa ka na minog tarong. Phenomenology. Yung pang lima yung na-experience natin ngayon is yung biological hazard. So may kinalaman yung mga microorganisms just like viruses, bacteria. Kaling COVID, biological hazard. Okay. Sige. Mm-hmm. Ang ganda po ng ating pinag-uusapan, mga kapanalig, na klaro na sa tua nga ang hazard o disaster dili pareho. Ang hazard, it is the potential. Ang disaster, mauna ni katong nahitabo. Occurrence na siya. O niya, giingin pa ni Sir Gaina na naadi ay mga klase-klase ning hazard, no? Man-made, natural, o combination, man-made and natural. O niya na ay lima ka-classification ang natural hazard. Hazard. Na atay biological hazard, geological hazard, terrestrial, extraterrestrial hazard. And yung hydromet. Og hydromet, no? Okay. Hello, Gretchen, Bonnie. Hello, good people. Hello, Ate Greta. Ayan. At saka mga, ang kasamahan natin sa YODC sa Sarangani. Yes. Okay. LYDU, LYDC. Hello po, magandang tanghali. Ayan. Hey, sige, sir. Saranghe. Saranghe. Saranghe.
Maulagin ba mga Chinese sa Sarangi? Yung biruan namin sa Sarangani, Kuya Generex, kasarangan ang tawag sa mga taga-Sarangani. So, pag nakita ka daw ng taga-Sarangani, sabihan mo na ng Sarangeo. Sarangeo. Sige. Okay, sir. Okay, sunod na ito yung isgutanan, sir. Okay. So, yun kay Generex now, na-distinguish natin yung pagkakaiba ng hazard at disaster. Now, mahalaga kasi yun kay Generex na ma-identify natin yung hazard. Yes. Kasi pag na-identify natin yung hazard, magkakaroon tayo ng chance na makapaghanda. I see. Para maiwasan siyang maging disaster. Right, Jude Aiko. Oh, di ba, nindot kayo mga panalig, very substantial kayo itong hisgutanan. So kung nakabalo na taon sa ni sila, it all follows na dapat na anak kayo mga pagpangandam. Of course, bago tayo panalig, I would like to greet our MSU family, no? Especially si College of Education, ayan, kina Dr. Pilones, Ma'am Dayan Ulanday, kay Dr. Jovar, o kanin yung tanan nga, wala ko na hisgutan. And of course, sa leadership ni Chancellor Ali. Sige, padayon to, sir. Okay, so yun kay Generex. Next thing is, yun kasi yung pinakamahalaga, ma-identify natin yung hazard. Mm-hmm. Kaya sa isa sa mga activities ko talaga sa subject ni DRR kay Generex is yung hazard hunting. Hazard hunting. So sila yung mangita. Yes, maghahanap sila Midota, ng hazard, no? Sa bahay nila, sa school, sa mga common areas na pinupuntahan natin. Yes, no, kasi posible nga, di na dahil sa ito mga comfort zones, hazardous na dahil ito. Okay, sige, sir. Kunyari sa bahay, yung mga appliances natin, yung mga saksakan, may sira na pala. Diba? Na pwedeng mag-cause siya ng fire. Diba? Pwede makasunog. Mm-hmm. Pwede ba dyan ka makurintihan? Mm-hmm. Diba? Okay. Sige, sir. So, yun. So, yun. Mahalaga masyadong mag-hazard hunting sa bahay para alam natin ano yung potential na magiging hazards para maiwasan siyang maging disaster. Mga kapanalig, ha? Kananaminaw sa radio din sa Facebook. After anitong discussion, pananaw mo asan na yung mga hazard areas din, ha? Okay. Sige, sir. Mm-hmm. Okay, Kuya Generex. Next thing na pag-usapan natin is yung resiliency. Resiliency. Okay, yung pagiging resilient. Pagiging matatag. Sige. I can still remember before nung may mga malalakas talaga na typhoon sa Philippines, especially yung bagyong Typhoon Haiyan. Yeah, yung Yolanda. So, ini-interview yung mga Filipinos that time. And then, every time na may nag-i-interview sa kanila live sa TV, so, nagagawa ng mga Pilipino na mag-hi, mag-wave. Magkatawa, musmile, diba? Kahinumdum ko, anak, Kuya Victor, kay katong nahitabo ito ng Typhoon Yolanda. After that, I had the chance to go to Paloleite. Nagkaroon kong chance that time. And then, pagpangadto na mo, I'm with my ministry friends sa simbahan. Nga, nagkaroon ng papal encounter. Wow. O, diba? Ang sarap sa feeling. Makahila ka kayo. Magsakit imong dughan hearing stories dito. Pero ang lindot dito, resilient. Gid sila? Matatag talaga? Okay. But on the context talaga ng resiliency kay Generex, yung simpleng pagngiti talaga doon sa likod ng camera, hindi talaga yung buong basihan ng pagiging resilient. Parte lang siya. It's a part, right, siya, no? Dili, it don't speak the entirety sa kinatibukan. Sige, sir. Unsa gid ang resiliency, Sir Victor? Okay. Pag sinabi natin resiliency kasi or pagiging resilient, so, na-experience mo is yung isang disaster. Disaster? But then, after ng disaster na yun, nakabangon ka agad. Okay, nakahanap ka ng paraan para mag-start ulit ng bagong buhay. Okay. Ginamit mo yung mga available mo na mga resources para magsimulang muli. Yun po yung definition ng resiliency. Klaro kayo mga kapanalig, ha, when you encounter a certain struggle, dili lang kay sa pagnisi. Pwede lang tabing yun, resilient siya, kay kaya pa niya mukatawa, maski naglisod na. Wala na ikaon, nagnisi gihapon. Pero ang tinuuray nga resiliency, mga kapanalig, kay katong you stand against all odds nga naka-encounter, nakagkalisdanan, pero wa ka nagpadala, nangita kag pamaagi, mga resources nga naa din, ha, gigamit mo to para mahimo ni mong stepping stone para ka magpadayon. Yes, maunay tinuray nga resiliency. Hello, Ma'am Rose Marie Kiliwang, Stephen J, and of course kay Kasipong Daniel C. Manny. Sige, padayon ta, sir. Okay, so yun. Kaya kailangan, ito yung ginagawa ng government natin ngayon. Gusto nila talagang
kumbaga taasan pa yung pagiging resilient yes. ng ating mga Filipino. So, kinahanglan taasan pa na to ang ato ang ginatawag na resiliency. Ako naman mutuod jud ko sir nga kaning mga Pinoy gud resilient gud yes, nino. We are really resilient kanang naglibog na ta sa dagan sa panahon, nag-COVID na ta, pero wala ana, no one can stop the gardening. Diba? Nagsige pa ta garden, daghan bi ka garden dito sa inyo. Uya, naglibog na ang tanan, nag-lockdown na, pero naninda pa tag online food. Yes. Nag-barter pa, grabe ka resilient ni Pinoy. These are manifestations of being resilient. Yes, diba? Exactly. Totoo. Maglisod ko pangita o, for example, panggatas sa kong anak. And then here comes my barter tayo na bubuhay. Barter system ngayon, barter diba? System. Okay, ano yung pwedeng i-trade mo dyan, diba? Doon sa i-barter. So, Sige. Pwede ba na ako i-barter akong kasing-kasing? Charot! As long as merong game. Basta na i-winning, no? Sige, bakit hindi? Ayan po mga kapananig, ang ganda po yung pinag-uusapan natin. Mukhang nyo, siguro tanga, di lang tayo mag-commercial break, kuya. Okay ra ba? Kira, okay kay murag nindot kaayo so mabalik tayo no hello kagawad Lou Dimple Dulay Bernadette Lou Dulay kung naamoy mga gusto paliton wag magatubili Luis Haley's Catering ayan sige and of course sa aking kasamahan sa Singles for Christ no sa of course sila Norman sila Joracel og daghan pa sila Mitch and the rest of you hello sige padayon ta kuya Victor okay. So, balik tayo sa resilience ni okay. Genrex. No, paano ba natin maiaangat or mapapataas pa yung level ng resiliency natin? Yes. Okay? May mga efforts na ginagawa yung government natin. Mm-hmm. Yung tinatawag natin ng mga gusto nilang i-capacitate tayo kaya Genrex. Okay. Dapat yung mga capacities natin mas marami kumpara sa vulnerabilities. Okay, klarohon na ito ha. Mas daghan dapat ang mga katakos, kapasidad kaysa vulnerabilities. Ang vulnerability sa Bisaya kay kanang kakulangan. Oo, pwede nga kakulangan, no? Kanang mga matang, o mga kahuyang, correct, that's vulnerabilities. O mga kaluya din ha, mga kabalaka, no? O whatsoever, nga pwede na ito mag-cluster dito. Hello, Sir Sam. Sige, padayon, sir. Okay, so i-dissect pa natin yung vulnerability at saka yung capacity. Okay, sige. Maintindihan natin, okay? Yung effort natin government na mapataas yung ating capacity, example po niyan is yung ating, sa education kaya dyan, okay. Diba? In-integrate na yung disaster readiness okay. sa education curriculum natin. Sa yes. education curriculum. So that's one way para mas magkaroon ng awareness, especially yung mga kabataan. In short, ang ganda ng platforma ng gobyerno, yes, no? Nagkaroon tayo ng magandang platforms. Mm-hmm. Kahit kung una ng eskwela, siguro ta sa panahon na ito, wak man tayo disaster yung subject. Duck cover and hold. Paglinog, hala, magkinatawaan na yung pan, no? Magsigidagandagan, yes. naglingaw-lingaw. Mm-hmm. Pero karon part na yun siya sa curriculum. O niya, ikaduha, na ay mga nindot ng mga practices nga na ay ginatawag ng mga educational ba materials. Palimbawa, sa Holy Trinity, you know, isang malaking practice po ng Holy Trinity which I really admire kay sa tanang classroom, sa tanang sulok, sa mga buildings, naagyod tayo mga disaster signage. Yes. Diba, sir? That's a very good practice, no? Mabas, pwede po ma-replicate sa uban, no? Sige, sir. Padayon ta, sir. Okay. So, yun siya kaya Generex mas, for example, kasi yung mga students natin, they mm-hmm. are very exposed. And then, yung vulnerability kasi ng mga estudyante, kapag nasa school sila, masyadong mataas, di ba? Okay, tama. Usually, ilang oras pa sila sa school? That most likely, that runs almost an 8 hours, no? 8 hours, imagine. Nakadepende yun, pero kung basic education ka, parang nasa alas 8, 8 hours kay 7:30 down to 4:30. Okay, so 8 hours kaya Janex, imagine, sa loob ng 8 oras na yun, sa loob ng school, mm-hmm. possible maganap yung earthquake. Correct. Possible may mangyaring a fire. Correct. Murag last year, hasan na itong daghan ng linog na experience tawon. Diba? Sige, sir. Padayon ta. Hello, Sir Charlie. We will be seeing each other here next week. Sige. Okay, so yun. Kaya kailangan din talagang turuan yung mga bata kung ano yung dapat gawin during, before, during, and after earthquakes and iba pang mga disasters. Kasi para mas bumaba yung vulnerability nila. Sige, sir. Okay. Next thing is, yung mga ginagawa nating mga, so for example, nakita mo yung ano kaya dyan, Rex? Yung pupunta tayo ng Davao sa may Baluyan? Oo. Di ba may ano dyan part na bundok? Yes. Tapos nilagyan nila ng semento, yung gilid, di ba? Ah. So that's an
example of increasing yung capacity natin. Tama, no? In short, mindful na kaayo ta na makalikay o mga disgrasya. Yes. Kasi prone sa landslide yung panuyan, Kaya generous. Ang ginawa ng government, nagkaroon ng mitigation. That's the term. Yeah, mitigation. Okay. Structural yan. Structural mitigation. So nilagyan nila ng semento doon para in case na magkaroon ng malakas na ulan, hindi ma-flood. Yeah, hindi magkaroon ng flood or ng landslide. Okay. Sige. So, structural mitigation yan siya. Okay, nice point. Okay. So yun po. So mag-cooperate tayo sa plano ng government para mas mapataas yung ating capacities over vulnerabilities. Oo nga, Sir Victor. Ako mo agree gyud ko anya. Obito na kanunay nito ginapahinumdom nga ang ginatawag nga gobyerno hindi talaga kalaban. Yes. Hindi natin kalaban ang gobyerno. Tutulong ang gobyerno sa ating mga undertakings. Pwede naman kun ta mo usahay kasagaran nato aduna man gyud mga pagyaw-yaw no, nay mga bashing, ranting, so on and so forth. Pero mo look back ta, no? What can we do for it, no? Nindot nga nagkaroon ta og ugnayan, maubitaw na natin ginatawag nga ubas, ugnayan ng barangay at simbahan kay unsa may mga platform nga pwede na to hisgutan, at least pag mag-meet ni in the middle of the line, nindot siya, mahimo siyang comprehensive. Hello, Barangay Dariangas West, kipanguluhan sa Barangay Captain Yolando at Sharon, og siya mga kagawad, especially kay kagawad Sami Gutang. Hello, Wadi, kumusta? Sige, sir. Padayon ta, sir. Okay. So, next kay Generex is, balik tayo doon sa pagiging resilient. Mm-hmm. Now, nasa new normal na tayo, and then focus muna tayo sa education. Sige. Nasa new normal tayo, yung educational system natin sa Philippines, yung DepEd, yung CHED, okay, yung makagawaran sa edukasyon natin kay Generex, they still wanted to pursue pa din yung ating yung education. Mm-hmm. Kasi nga this is actually a measure of being resilient. Correct. Tama, no? Kasi ang kaning education ingon ta nga lisod kaayo siya i-measure, pero actually dili kaayo siya ingon nga lisod, kay halimbawa kana basic knowledge nimo on what to do with a fire, kana proof siya, no? Yes. Manifested siya kung nakay kahibalo diha. Sige, sir. Kasi Pia Generex, kasi pag-stop talaga natin yung education this time, so baka mas tumaas yung ating vulnerabilities. Yes. Okay. Kasi it's yung pag-educate sa mga bata, that's one of the ways para talaga maging aware sila, especially sa COVID-19 pandemic. Totoo yun. I agree with it. Diba? Sana din maintindihan, especially ng mga parents. Magulang. Ng ating mga stakeholders, no? Kasi natin alam, kailan ba magkakaroon ng gamot? Correct. May gamot na ba next year? What if wala? Exactly. Tama yun. Ang sabay assurance. Kung baga, balay pangutay na, kung ato ba ning magkaroon ng academic freeze next year, baka ha-assure ta nga naan na. Yeah. So, dapat we should do something from it, no? Mm-hmm. While practicing, of course, wala man tayo face-to-face interaction. Yeah. So, no? Yung kumagulang uban kay wala sila mga internet and other pang mga means. Ado lang pa may laing mga platforms na pa mga modules, so on and yes, so forth. Module. Ang kinahanglan karon sa ato ang gobyerno, ang kinahanglan karon sa matag-usakay, kanang magtinabangay. No, tama Ma'am Donna, laban Sir Victor. Laban din Mining, hapit na ka mga anak pohon. Yes, very excited na makita ang baby. Hello Ma'am Jane Cura. Sige sir, padayon ta sir. Okay, so yun kay Generex. And next thing is yun, pausapan na natin kanina yung capacity at saka vulnerability. Okay. Next thing kay Generex is masyadong mahalaga yung role ng education para mapataas din yung tsansa ng mga mamamayan natin na magkaroon ng magandang trabaho. Correct. Okay, kasi pag nagkaroon tayo ng magandang trabaho, magkakaroon ng kumbaga stability sa finances. Yes, exactly. Pag may pera ka, sakto yung sinasahod mo, may maganda kang bahay. Tama. Pag maganda yung bahay mo, hindi substandard yung pagkakagawa. So kahit lumindol man yan, safe yung bahay. Correct. So ma-eliminate natin. Oo, mura kung sa hollow block, di ba sir? Na maganda yung standard ng hollow block. Unya, karun kaysa sobra ka commercial, usahay, nawa, spacing. Sobra, wala, masukog yun ito akong igagaw kung pag-umangkan nga. Si Engineer K. Corpus na, kay kinahanglan dyan dapat standards yun ang mga trabaho kay ang ihapong mama si Mama Sheila Corpus, ang ato ang disaster in charge sa Kiamba. Hello. And of course, sa pinakagwapa sa mga mag-igsoon si Rajila. Hello, Raji CC, I miss you. Sige, palayon ta, sir. Okay, balik tayo. Kaya Generex, may maganda kang trabaho. So, may maganda kang bahay. Okay?
may maganda kang bahay, may sapat ka na pera, may sapat ka na budget, mm-hmm. okay, nakakain kayo ng maayos. Yeah. So may iwasan natin yung biological hazard doon. Oo, tama. Immune system. Yes, totoo. Next thing is, maganda yung bahay ninyo, nakapagpatayo ka ng firewall. Tama. Diba? So kung nasunog sa pikas, yes, di confident ka, hindi ka madamay, kay tungod na kay firewall. So, tama, no? So mas maiwasan natin yung mga disaster kaya. May domino effect kasi talaga dapat yan, di ba? Tama. Oo, so ganun, very important yung education. Oh, mga kapanalig ha, balikon na ako for emphasis, importante kaayo nga aduna ikay tamang kahibalo, katakos sa pagsabot, kay tungod, maukanay mo salba sa matag-usa, tingali, puhon, ug naagi mahitabo, nga di na to damhon. Di ba, Carl Season? Kumusta, Carl? Sige, padayon ta, sir. Okay, so aside sa yun kay Generex, madami pa kasing magandang effect ng education mm-hmm. sa pag-counteract, sa paglaban natin sa disasters. Yes, of okay? course. Opo. So, next thing is, yung mga paaralan natin kay Generex, usually kung substandards yung pag-substandard. Dali na mga guba. Yeah, so, magkukosin talaga siya ng disaster. Yes. Especially may mga students doon. Ah, di ba may mga story to Sir Victor, no? If I'm not mistaken, natin yung mga story sa mga building, nakalik magkahugno. Mm. Unya, these are school buildings, no? So, unya, you know, kinahanglan ba yun natin i-measure kanunay o ang security. Yes. Na dapat i-priority yun nato ang security, ang welfare sa to ang mga estudyante. Sige, sir. Padayon to, sir. Okay. So, yun kasi kay Janex, iba, hindi naman natin nalalahat, but then we are actually calling the, ano, kumbaga, yung cells sa DPWH natin, yung mga pag-construct ng ating different infrastructures. So, hopefully, kumbaga, maayos yung pagkagawa tayo ng buildings natin. Hindi kami nang babash, ha? Kasi hindi namin yung trabaho. Ito lang po ay punto ng ating guest na sana, ako, even me, no? Na sana kung may gagawin tayong mga proyekto, natin mo yung mga project, mo go through gid siya o tamang proceedings o dapat it should be standardized, no? Kay para po natin ginatawag na springboard, dili tama malisdan. Kay at least kung maugin ni si klaro nga standard, nindot tayo. Ako, kahinumdam ko Sir Victor, no? Sa, kanil, this is just my realizations. Itong una, wa pa may mga engineers, wa pa may mga architect. Unsa ra man taon itong mga namanday sa mga kadalanan itong unang panahon sa panahon ni Jesus. Ligon man kay mga dalan, di ba? Karoon, naan natin mga kahibalo, makatabalay sumpay. Pero tinood bitaw, no? Hangyo nga, we go through with a certain process. Hangyo, okay. Ang takumpleto ang bakal sa mga dalan. Kung polo, yes. Polo, giyon. Yes. Dili, giyon, bawasag duha, walo, no? Sige. Para mag-last talaga yung of process. Course. For the safety. Okay, ang ato po, ano, at least kung tarong giyon ato ang mga proyekto, no? At least, ma-hit po na to ang one of our goals sa Millennium Development Goals na katong natin ginatawag ng sustainability. Sustainability. Sige. Okay. Now, yeah, speaking of sustainability kay John Rex, papasok din kasi sa disaster resilience, yung tinatawag natin sustainable development. Okay, sustainable development. Nga naman, sir. Okay, so pag sinabi kasi natin sustainable development, nagde-develop yung isang area, or for example, yung isang city. So habang nag-grow siya, yung industrialization is lumalago, hindi nakakompromise yung ating environment. Tama. Okay. Kasi pag naging kalaban talaga natin is yung environment, magiging affected talaga halos lahat kaya generic. So tama, imagine no? Yung isang area na yan from being a mountain na punong-puno ng punong kahoy, biglang mong kinalbo. So then, for example, nagkaroon ng malakas na lindol, mas mataas yung tendency na magkaroon ng landslide, plus may ulan pa talaga, di ba? Tama. So it should be sustainable. A win-win solution dapat yung iniisip natin kay generic. Tama, win-win. No? Since na dapat ay sustainability mo, great usap kita sa to mga kaigsuunan, mga leaders, no? Sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, especially sa to mga staff, no? Sa to mga workers, no? O sa to mga on-call staff na ginatawag. Mga empleyado din ng Our Lady of Peace, no? Gipanguluhan sa president nila, si Atimitang Ata, no? Labi na dito sa naa sa kusina, kugihan kaya nila sa maminog di XCP ba? Sige, sir. And then, hello din ako kayo, John Rex. Sige, go ahead. LYDU, Local Youth Development Unit at saka Local Youth Development Council ng Sarangani Province. They are very busy now. Yes. Kasi linggo ng kabataan. Preparing for, hindi po linggo yung sa amin kaya dyan. One!
We are preparing for Buwan ng Kabataan. Grabe, Buwan ng Kabataan ng Sarangani, no? Next month. That's okay. Okay. Congratulations so, in advance. Buwan po yan, magkakaroon tayo ng different virtual activities. Yes. Okay. Ang ganda ha, virtual. So, okay. Very safe. Why hazard? And again, a manifestation of being resilient. Resilient. Tuloy ang laban. Ano man ang mangyari, tutuloy ang laban. So, dami kong aabangan yung mga taga Sarangani province for next month's na activity natin kaya. Sige, go ahead, sir. Padayon ta, sir. Okay, so, yun kaya generates yung role na education, masyadong mahalaga para mag-iisipin tayong lahat. Yung cooperation ng bawat Pilipino is very important din para maging resilient tayong lahat. Tama. Again, useless po yung efforts ng ating government kung hindi po tayo magkipag-cooperate. Okay ha, balikoy na to for emphasis. Please cooperate sa pagpaningkamot sa tuang gobyerno, sa kagamhanan, aron nindot ang padangan sa tuang mga programa. Kay kaya mga programa, di lang man para sa mga pipila, pero para man na ka natong tanan, no? Hello, Kuya Felix and company, Our Lady of Peace and Good Vibes Parish, mayong udto ba yung pampaminaw diha kaninyo? Sige, Sir Victor, padayon ta. Okay, so siguro yung last point si Kaya Generix ng disaster resilience sa pag-usapan natin is yung four pillars. Four pillars. Okay, so apat na halimbawa. Mura mag-education. Para ma-attain natin yung disaster resilience. Okay, so para na ma-achieve na to, na ay upat. Kaya yung upat steps ba ni? Mga pamaagi? Kaya Generix. Sige. Dapat buhatan both by the government o and mga the constituents. Yes, sige, pillars. Sir. Go ahead, sir. Okay, the first pillar is yung tinatawag nating prevention and mitigation. Klaro ha, prevention and mitigation. Unsa man ni sir? Okay, kasali sa prevention and mitigation kay Janrex, yung sinabi ko kanina, kagaya ng structural mitigation. Nalagyan na dalan, yung semento sa kaluyan para hindi mag-landslide. That's structural mitigation. Mm-hmm. If we have, kung meron tayong structural mitigation, meron din tayong non-structural mitigation. Non-structural mitigation. Nobody can o parts sa parts una. Ng prevention okay. Mitigation. So sige. Non-structural mitigation po, siya po ay, ito po yung mga batas. Batas? Mga ordinances. Oo. Okay, for example, may isang landslide prone area sa isang community. Tapos, magkakaroon ng resolution. Resolution yung LGU natin na bawal magtayo ng bahay dyan. Oo, at least, no, nindot siya, sir. No, kay kaling mga non-structural mitigation, kaya ingon pwede mo ganyan ng mga balaod, no, ni siya nga ginatawag yes, na mga ordinances. Balaod. Meaning, kung kinsa may mga nakalingko din na sa panggamhanan, tigod nila pwede baguhon. Kaya naman ay IRR. Yes, di ba, yes, sir? Naman yes. Ay ruling na ginatawag din sa very good point na nindot. For example, yung isang coastal community, medyo malapit siya sa mga potential siya for sinkholes and genrex. So it should be declared as kumbaga bawa talaga tirhan doon. Hazard area gid siya. So no? That's an example of non-structural mitigation. Non-structural mitigation. Murag nahitabo sa tinago, sir, kay murag naingon nila na ada na yung sinkhole there. So ang gihimo sa gobyerno itong una, di ko reallocate ang mga tao kay, you know, potential man daw ito dito. Yeah. And bawal na gid magpuyo. Okay, exactly. Hazard na daan, no? Okay. Yun po yung first na natin, prevention and mitigation. Okay. Second. Tandaan natin sa prevention and mitigation, we have two types. Structural and non-structural. Nice. Okay. Next thing is preparedness. Preparedness. So, okay, kung na ay prevention, dapat na po'y pagpangandam. Yeah. Kung na prevention and mitigation, we also have this preparedness. So, ano yung pinakaiba nito sa prevention and mitigation? Pag sinabi natin preparedness, dito papasok yung mga drills. Drills. Just okay. Like earthquake. Drills. Ano pa ba? Dito papasok. So, and then fire drills. Fire drills. And then for example, may papasok na bagyo sa Philippines, sa Philippine Area of Responsibility. So mag-a-announce or mag-a-anunsyo agad yung ating NDRMC, yung ating pag-asa na kailangan maghanda. Mo na i-shake ko, sir, no? Dira mo sulod po ito katong mga generated messages sa text, no? Tama ba? Text sa atin agad na NDRMC. May bagyo, may so part get to siya sa ginatawag na preparedness yes, kay yes, makapangandaman ka. Yeah. Huwag talaga natin disregard pag sinabi ni Pag-asa na may signal number 1, signal number 2, 3, or yellow warning, orange warning, red warning. Kailangan talaga nating makinig. At yes, totoo. Okay. Tama yun. Kasi useless yung efforts again ng government, hindi tayo susunod. Correct. Okay. Okay.
So first is prevention and mitigation. Prevention and mitigation. Yeah. Ikaduha kay preparedness. Okay. Ang ikatulo, so, sir. Napa? Okay, so the third is response. Response. Okay. Unsa man ang ginatawag na response. No, mga kapanalig, klaro kayo, gingon sa tuang guest ni Kuya Victor, nga kinahanglan natin ginatawag mitigation, no? O niya, natin preparedness, no? Mm-hmm. O niya, ang ikatulo nga punto kay response nato. Okay, so okay. Pag sinabing response kay Generex, ito na yung during disaster kasi. Natural occurrence na nahitabo, na inaala sa pagtumangan, na-encounter na nato. So, paano tayo mag-respond? So, yung sa rescue, papasok na dyan yung rescue. Mm-hmm. And then yung mga pagbibigay ng relief goods, papasok okay. na dyan. Okay. Oh. And then the last one kay Generex is yung rehabilitation. Rehabilitation. Ito yung medyo mahal at magastos. Yes, of course, no? Kasi pagparehab gani yeah. kaog ka ng mga naing mga unsa ni mga kaigsuonan na to nga naka-encounter og mga difficulties, it's very expensive. Yeah, mas worth it yung mga disasters sa loob kay Generex. Of course. Kasi magpapatayo ka ng bahay, bibili ka ng lupa. Okay, bibigyan mo ng livelihood. Baka kayo siyang phases eh. Kung baga, ang help na ito, naka-bracket according to phase. Pwede nga sa first phase kay primary needs, the food, the clothing. Mm. Kanya, ang second wave di ay kay purchasing na. Ang third wave kay building structure. Maraging yun, Anna, agree. Okay, tama, exactly. Yun nga mahal. Now, gusto ko kasi siya i-emphasize kaya Generex kasi sa level pa lang ng prevention and mitigation, mm-hmm. sa level pa lang ng preparedness, dapat doon, kumbaga mataas na yung, tawagin, yung efforts ng government natin. Uh-huh. Para for example, nangyari yung sakuna, yung disaster, pagdating doon sa response na stage, mm-hmm. kumbaga, mas mabilis tayong makapag-responde. Kapag mas mabilis, kapag mas ready, so mas kaunti yung ating damage. Tama. Kapag mas kaunti yung damage na generates, pagdating doon sa rehabilitation, mas kaunti lang din yung babudgetan natin or gagastusin natin. Tama yun. Sige, sir. Padayon ta, sir. Okay. Then, before din kasi, I don't know, yung bata ko yan, Generex, wala kasi masyadong talagang prevention and mitigation ng mga activities. Yes, totoo yan. Not to be biased talaga before, kasi I'm very observant sa news talaga, kahit nung bata pa ako yan, Generex, nakikita ko, more on rehabilitation yung ginagawa talaga. Ngayon naman, yung ginagawa ng government, more on prevention, mitigation, prevention, at yeah. preparedness. Okay. Yeah, para mas makatipid. Tama, no? So, in short, naagit na ginatawag na fast-changing society. Yes. Ang mga pagpangandam, itong una, naginahin mo na ito, karoon lahi lang ang pagpangandam, no? Kay, kumbaga, ano na siya updated, no? Kay, na naman ito sa 21st century daw, o sa iskilahan pang ginatawag. Tama ba, sir? Napa ba, sir? So, i-summarize natin kaya Generex, yun, masyadong mahalaga ang role natin from the very start, from yes. the prevention and mitigation. Kung may ginagawa dyan ng mga facilities yung ating government, alagaan po natin, huwag nating sirain kasi yeah. part of our structural mitigation. Kung may dam na ginawa dyan para makontrol yung flow ng tubig, maging parte po tayo sa pag-aalaga ng dam. Kung meron mang mga, for example, yung pag-asa, may mga tools kasi sila Kuya Generex na ini-install in different areas. So wag po nating nakawin. Okay. Kasi part po yan siya ng ating non-structural mitigation. Next is preparedness. Mm-mm. Kapag once nag-anunsyo yung ating government, yung pag-asa natin or yung NDRRMC na nasa area tayo na very prone, kapag nagkaroon ng typhoon, please mag-participate tayo. At kumbaga, i-follow natin yung sinasabi ng government. Tama. Okay, next no? is a response. Makipag-cooperate tayo during the response period. Kung kailangan talaga umalis, alis na talaga agad, mag-evacuate. And the last thing is rehabilitation. So, as a rehabilitation, malaki din yung role natin kasi useless yung ibibigay na project ng government kung hindi rin natin siseryosohin. Tama, no? Sige, Sir Victor, kaya nag-hisgot man tayo na ito, gaini, ingon na ito, this month, we are actually celebrating National Disaster Resilience Month. Deklaro sa ito ang guest nga si Sir Victor, no, Osaka Chairperson sa Disaster Committee sa Osaka Tulunghaan din sa GENSA, no? Ingon niya ang disaster o hazard, diligid siya pareho, no? So, kay ang hazard, balikon na nato sa kutsutsun in lang, these are the potential market, no? O niya, ang disaster
factor katulad ng occurrence nga katulad yung nahitabo nga nag-lead og damages no properties loss of lives and etc. Ang ganda po ng pinag-uusapan natin. Sir Victor, this is actually a personal question, okay ra ba? Yes, ayaw yes, ka goal kay di man ko mangutan nag love life. Charot. Kay wa og tay matubag og love life atong hisgotan no. Ako pangutan na Sir Victor, sa ato abang kaugalingong mga pamaagi sir naabatay ka ng a few steps para mahimo tang resilient personal reflection, okay? I mean ang point nako is kaya bang anywhere we go, anywhere we stay, no, asa man ta dalon sa panahon mamalhin man tao and whatsoever, at least mahinumduman na to ang kanibang ingon ni Sir Victor tung una para ma resilient ta no kinahanglan ingon ani. Ako kaya generics yung pinaka main kumbaga ingredient na talaga for us to become resilient is we have to become mindful. Mindful. Okay. That's a big word. Yeah, we have to be mindful. Dapat tabalo taon sa nagapanghitabo sa tuang. Mm-hmm. Palibot, kasi yung idea mo about disaster preparedness, yung idea mo about earthquake preparedness, fire preparedness, magiging useless yan kung wala pa kakabalo kung sa inatabo sa imong palibot. Oo, oh, so in short, mura ra kag walay labot sa kinahanglan, mura kag katong ginaingon ni Kuya Kim na matanglawin, no? O sa kaya nila iyahang sana iyang intro program niya nga matanglawin na dapat maging mapagmasid, no? Mapagbantay, matanglawin. O, diba? So, ingon pa ni Sir Victor, always be mindful. Kabado na ka sa basic, ngayon yung lingkod ka din ha, nakakita ka nga, ay, hazard man eh. Pero wala lang kasi mong buon. Walay application. Walay application. So, meaning, di ka mindful, no? Aware na ka, pero kinahanglan, you should be mindful. Naha pa, sir? Yeah, I think, monak yan, John. Mauto siyang pinaka-big word yun. Ayan. Para po sa ating lahat, mind, be mindful, no? Yan po ay hindi lang siya statement or affirmative statement. Pero kanang pulong nga gingon sa tuang guest ni Sir Victor nga be mindful, mao kanay tinuuray o dakong hagit sa matag usa nga kinahanglan ikaw ako kitang tanan magpakabana kay ang disaster mahitabo sa di na to damhon nga panahon. Huwag ang disaster kaya John Rex walay ginapili. Oh, di ba? Wala siya of all ages. Natay na ba nadukong na kung balita no, sa radio nga naaday anak nga nakurintihan na dungog ba ito ni mo, sir, no? Nakaluoy po taon niya, namatay siya, no? We pray nga unta, the soul will be resting with the Lord. So, ingon ana, ragyod na siya. Sir, may pabaon ba tayo sa ating mga viewers bago na ito humanoy ng atong kuan, ang ato ang program, basig na kay gusto pasalamatan, you can take this opportunity, no, basig gusto niyo i-plug ang imuhang YouTube, charot. Sige, okay, sir. So anyway, I was just, gusto na ko i-grab niyo siyang opportunity. So one of the activities ng ng Sarangani, ng kabataang Sarangani Genrex is we have this fundraising activity na tinatawag namin Radyo para sa Barrio. Radyo para sa Barrio. So we are still finalizing the legalities of the fundraising activity kasi may mga papers pa kami na kailangan papirmahan. But I would like to have this opportunity na kung willing po kayong mag-help to extend yung help ninyo para makapag-purchase po ng mga radyo para sa mga estudyante na nakatira po sa bukid kasi meron tayong tinatawag na radio-based learning. Yes, yeah, no? Kasi useless yung radio-based learning kung wala silang mga radyo. No. So hopefully ma-finalize po namin yung program na yan and then soon po sa Facebook po ipopost namin sa Facebook po ng Sulong Kabataan at Sulong Karunungan sa Sarangani Province. Ipopost po namin yung details para makatulong at maging parte po kayo. Yes. Okay, so nindot kayo sir, napaka gusto pasalamatan yeah. Sir. And then one of the activities din sa Sulo as Buwan ng Kabataang Sarangani Genrex is yung tinatawag naming Estulon. Estulon. That's a Blaan term. Which means istoryahanay. Okay. Istoryahanay, Estolon. So we will be inviting mga influential people for that certain influential talk. So it's okay. An online talk. So ang nag-confirm na po sa amin is yung ating Miss
Philippines Earth. Wow, Miss Philippines Earth, yes, no? Roxanne Bayes. Parang so, ang gandang tingnan niya, yes. No? Sige, so, panonoorin natin yan. Environmental issues. At saka yung advocacy niya on the urban gardening. Wow, urban gardening. Gandang-ganda. Yun lang po, and hello sa lahat ng mga taga-Sarangani Province, taga-Alabel, taga-Alegria, and taga-Latian. Of course. So, mga nanay, tatay, no, ni Victor, mga yes. Taga-Latian po, honey, andam ng lechon. Sige. Mga kapanalig, no, nindot kayo itong hisgutanan. Daghan kayong salamat kay kamo. Nakigduyog ka na mo sa tibuok simana. Gikan Martes, hantod Biyernes, matag alas 12:30, hantod ala 1:30 sa DXCP CMN Radio Totoo nga nagkanayon nga Seasons of Life with Kuya Rex. Sa ito ang mga suking tigpaminaw, thank you kaayo sa inyohang walay puas nga pagsuporta gikan sa puwersa sa DXCP. Ako, si Kuya John Rex, no, nga kanunay yun pahilumdom kaninyo. Ayaw usiki ang inyong panahon gamita ang inyong oras nga mabuluko, no? Sa ito ang mga suking tigpaminaw din ha, sa ito ang mga pinalangga sa kinabuhi. Stay tuned lang po kayo dahil may next program pa po tayo na Hello Father ni Father Angel. So, sa matag-usapan, ulito na ko, daghang-daghang salamat. Salamat, Sir Victor, no? So, ang ganda po ng ating pinag-usapan. So, hinaot pa unta nga kamo adnaan sa maayong kondisyon. No? God bless everyone. Maayong udto og malipayong adlaw.